The International League, Chapter 86. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y nagpakawala nga ng 2-3 itong si Mitsui. At dahil dito'y tumaas nga ang kalamangan ng kupunan ng Shohoku sa 4. Kaya dito'y napabulong at nagwika itong si Coach Big. Nagkamali ako nung sinabi ko na itong si Aikiko Aikawa ang pinaka-shooter dito sa 10 nasa loob ng court. Ang lahat ng binanggit ko ay nag-trigger pala dito sa number 14 upang pakawalan ang kanyang mga bala sa kanyang sniper. Wika nitong si Coach Big. Samantalang dito'y nagwika itong si Mitsui at ang kanyang pinunterya nga ay itong si Coach Big. Coach Big, malaking respeto sa'yo. Ngunit nung sinabi mo na itong si Aikiko Aikawa ay siyang pinaka-shooter, malaking pagkakamali ho yun. Hindi ang bata mo ang pinaka-shooter. Ngayon siguro alam mo na kung sino nga ba ang dapat mong tukuyin. Wika nitong si Mitsui. Kaya naman itong Sakuragi ay dali-daling tumakbo dito kay Mitsui. At talagang isang celebration nga ang kanilang ginawa. Mitsui, ang husay mo talaga. Oo, huwag mo akong haawakan. Sigurado, yung kamay mo ay napakainit. Baka mapaso pa ako. Sa 2 bala na pinakawalan mo, pasok agad. Nag-iinit na ang kamay ng Mr. MVP. Sigurado, may kalalagyan ang kupunan ng Dream Academy dito. Wika nitong Sakuragi. Kaya naman itong si Mitsui ay nagwika. Na-trigger nga talaga ang sniper ng grupo nung sinabi nilang itong si Aikiko ang pinaka-shooter. Pinaka-shooter? Nandito pa ako mga gunggong. Hindi lamang ako nagpapakitang gilas sapagkat nagre-reserva lang ang aking magazine para sa mga huling minuto. Baka nakakalimutan nyo, hindi lang basta Mr. MVP to, Mr. Clutch din to. Wika nitong si Mitsui na tila ba nagyayabang na rin. Kaya naman dito ngay, mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, ball possession na nga ng kupunan ng Dream Academy. At itong si Aikiko Aikawa ay siyang nagtitimon nga ng bola. At talagang na proper straight na nga dahil hindi nga niya inaasahan na ganito ang bagyong darating sa kanila. Nakakainis itong mga to. Ang inakala ng aming kupunan ay ibubuli ng namin ang Shohoku na galing sa Kanagawa na walang alam sa larong basketball. Ngunit hindi, nagkamali kami ng tansya. Paano namin mauungusan itong mga to? May mabilis sa number 7, sobrang shooter na number 14, yung may pulang buhok na hindi mo alam na kaya niya palang laruin lahat ng posisyon, pati itong number 11 na siyang ace ang nagpapahirap sa amin na sobrang solid maglaro. At itong si Akagi, yung number 4, isang malakas na sentro at hindi na gumagalaw si Quinton doon. Paano matatalo ang kupunan na to? Wika nitong si Aikiko Aikawa na talagang napro-prostrate na nga. At dito'y napasigaw nga itong si Coach Big. Aikiko, anong ginagawa mo? Mag-focus ka nga. Bakit tila ba wala ka sarili mo? Anong ginagawa? Anong nasa isip mo? Wika nga nitong si Coach Big. Kaya naman dito'y isang stealing nga ang nagawa nitong si Rukawa sapagkat walang-wala nga sarili itong si Aikiko Aikawa. Kaya naman itong si Rukawa ay tumatakbo na nga para sa isang pass break at dito nga'y bigla nga niyang inabot ang bola dito kay Miyagi sabay sumenya sa taas. At dito nga'y binatunga nitong si Miyagi ang bola dito kay Rukawa. At dito'y isang matagumpay nga na alley-oop slam dunk ang nagawa ng 2 Rukawa at Miyagi. Kaya naman dito'y itong si Coach Big ay napahingi nga ng isang timeout. Aikiko Aikawa, bakit? Anong nasa isip mo? Hindi ka naman ganyan maglaro ah. Bakit tila ba wala ka sa sarili mo? Tila ba
hindi ko yung IQ ko na training namin ng mahabang panahon. Wika nitong si Coach Big. Samantalang dito'y tumugon nga itong si Aikiko ay kawa. Ibang klase, pasyensya na coach, na bigla lang ako sa linalaro ng number 39 seed. Maski ikaw, aminin mo na ikaw ay isang kinabahan at nabigla sa linalaro ng mga yan. Ang number 39 seeds na akala natin, ibubuli natin, ay tayo ngayon ang binubuli. Ibang klase itong Sakuragi. Siya ang hinahangahan ko sa kanila. Kahit itangkita sa laro na merong mas mahusay sa kanya. At ito ay itong si Rukawa. Ngunit ang kanyang leadership, ang kanyang puso't magmamahal sa laro ay talagang napahanga ko. Kaya naman dito'y tila ba nawawala na ako sa focus laro at wala akong paraan upang talunin itong kupura ng si Hoku. Wika nga itong si Aikiko ay kawa. Kaya dito'y nagalit nga itong si Buzzer. Kapitan! Aikiko! Bakit ganyan ang mentalidad mo? Huwag kang humanga sa isang gunggong. Baguhan pa lang yan sa panglalaro at number 37 seeds. Tandaan mo, pangalawa sa huli at hindi pa siya ang ace ng Shuhoku. Kung meron ka mang hangahan, yung number 11 dapat, pero bakit? Sa number 10 ka, humahanga. Ngunit bilang leader, huwag kang susuko. Pakiusap ay Kiko ay kawa. Pakiusap, kaya natin ipanalo ang larong ito kahit na nabaliktad ang sitwasyon. Wika nga nitong si Buzzer, kaya dito'y nagwika nga itong si Bricks. Tama ka. Kaya pala naging matunog ang pangalan ng number 10 na yan kahit hindi siya ang ace ng kanilang kupunan. Dahil ang kanyang laro, ang kanyang puso at kanyang pagmamahal ay kitang kita nga. Ang sobra ang kanyang pagmamahal sa larong basketball. Gaya nga ng sinabi mo, lahat ay mapapahanga sa kanya. At tila ba ituturing siyang isang kaibigan dulot nga ng kanyang pinapakitang leadership sa kanyang mga kasama. Ngunit kahit ganun pa man din, kapitan, hindi yan ang pinunta natin dito. Hindi yan ang ating pinunta. Hindi Sakuragi o paghanga man sa ibang kupunan at ibang manlalaro ang pinunta natin dito. Pumunta tayo dito upang manalo. Kaya Aikiko ay kawa! Bilang isa sa mga teammate mo, tara na, labanan natin yung mga yan. Wika nitong si Bricks at itong si Aikiko ay kawa ay tumugon. Pinamukha nyo sa akin na kailangan ng tapang at dedikasyon upang ipanalo sa larong ito. Kaya Hanamichi Sakuragi, ikaw may pulang buhok, ikaw Rukawa at kayo buong Shihoku. Dito nyo matitikman ang isang bagsik ng isang Aikiko ay kawa. Kaya hihandaan nyo ang sarili nyo. Isang dilubyo ang parating dito sa mga natitirang minuto ng larong ito. Wika nitong si Aikiko ay kawa. At dito'y ano kaya ang kakalabasan ng labanan? Abangan natin na susunod na bahagi.